Narating na nga natin ang buwan. Ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin lubos na nauubos galugarin ang ating karagatan. Halos 80% pa ang hindi pa napupuntahan at naobserbahan. At hanggang ngayon, ito'y nag-iiwan pa rin bilang isang misteryo sa ating lahat. Ngunit ang nag-iisang katotohanan ay kung bakit kahit sa pinakamalalim na bahagi ng ating karagatan ay mayroong basurang plastic. Basurang plastic sa dagat, huwag nang ikalat! Kruhay! Ako po si Rod Cordero at welcome sa Basuraology TV. Ngayon ay ating alamin ang napakalungkot na katotohanan, mga basurang plastics na dumadami na sa ating karagatan. Ang Pilipinas ay nagtatapon ng halos 600 bilyon na single-use plastics taon-taon. Sa dami nitong basura, kaya nitong tabunan ang limang pinakamalalaking mall dito sa ating bansa. 9% lamang ng plastic ang nare-recycle natin at ang 12% naman ay sinusunog. Habang ang natitirang 79% ay nakakalat na kung saan-saan at kadalasan ito ay dumidiretso sa ating ilog papuntang karagatan at ito ay nagiging dahilan ng malawakang pagkasira ng ating kalikasan. Gusto mo rin ba yun, ka-BTV? I'm sure hindi. Ang mga hayop na namumuhay sa ating karagatan ang pinaka-naapektuhan ng ating mga kalat, lalong-lalo na ng mga basurang plastics na sa huli ay sa atin din babalik. Kaliwat kanan ng mga imahe ng ating karagatan na hanggang kahit sa pinakailalim na parte nito ay meron na ring mga basurang mas nauna pa sa atin. Kapag ikaw ay mahilig kumain ng mga seafoods, malaki rin ang posibilidad na ikaw ay nakakain na rin ng mga plastics na iyong naitapon o naitapon ng iba. Ang mga hayop ay naghihingalo dahil sa pagkasira na kanilang natural na pinamamahayan. Mga plastics na pumupulupot sa kanilang leeg na aksidenteng nakakain. Ito ay sumisira sa kanilang natural na kabahayan at nagiging dahilan ng kanilang kamatayan at pagkawala. Mula noon pa man, ang mga plastics sa ating karagatan ay siya ng kadahilanan ng unti-unting pagbabago ng ating klima na nagre-resulta sa tambak-tambak ng mga problema sa sanlibutan. Kapag tayo hindi gumawa ng aksyon upang ito'y mabago at mabawasan, maaari ito ang magiging dahilan ng ating katapusan. Nako, huwag naman po. Hindi pa naman natin masyadong nararamdaman ang pagbabago ng ating kapaligiran. Ngunit, kapag ito'y pinakiramdaman na ng mas maigi, ating maintindihan na malapit nang mapuno ang ating inang kalikasan. At sa panahong ito, ang irreversible damage naman ang siyang sisira sa ating natatag na sibilisasyon. May panahon pa mga kaibigan at ka-BTV. Marami tayong maaaring gawin upang ito'y maiwasan pa. Huwag tayong magbingi-bingihan sa hiyaw ng ating kalikasan. Imulat ang mga mata sa katotohanan at huwag tayong magpapalinlang sa mga salitang walang basihan. Hanggang ngayon, ang ating mundo ay may natira pang pag-asa. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, dapat tayo gumawa ng paraan sa pagsalba sa ating kalikasan. Ito'y ating tahanan at wala pa tayong ibang mapupuntahan. Nag-iisa lamang ang ating mundo, kaya hanggat maaari, atin itong ingatan, katulad ng pag-ingat nito sa atin. Iligtas natin ang ating karagatan sa kapahamakan. Suportahan natin ang buong bansang gawain ng pagbabawal sa paggamit ng single-use plastics. Sa probinsya ng Antique, maraming bayan na rin ang nagbabawal nito tulad ng Patnongon, Kulasi, Pandan at Sibalom. Ang bayan ng Sibalom naman ay nakagawa na rin ng isang resolusyon bilang paraan upang mahikayat ang National Solid Waste Management Commission na magpapalabas na kaagad ng mga listahan ng Non-Environmentally Acceptable Products o NIAP kasama na ng mga single-use plastics. Atin din hinihikayat ang lahat ng mga local government units at mga private sectors na gumawa ng ganitong hakbang upang mapabilis ang pagpapalabas ng mga national policies na magpoprotekta sa ating karagatan at kalikasan. Gagamitin natin ang mga pulisiyang ito upang matulungan ang ating kalikasan at yamang tubig, lalo na ng ating mga kababayang mangingisda. Let's support together to heal our planet. Ikaw, may nagawa ka na rin ba para may salba ang ating kalikasan at karagatan? Laging tandaan, plastics lang ang may forever, hindi tayo. Forever na sisira sa ating inang kalikasan at karagatan kapag ito ay hindi na mapipigilan. So, na-enjoy ka ba sa video natin ngayon?
Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-comment kung ano ang inyong naranasan, natutunan o suggestions para sa iba pang mga contents na gusto mong mapanood. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Basurology TV, ang channel na magpapabago ng ating perspektibo at pakikitungo sa mundo ng basura. Maraming salamat! Ako po si Rod Cordero at see you on my next video.